Hello mga kinday ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Siyempre bilang isang content creator, kailangan talaga meron tayong araw-araw na ina-upload. Alam nyo naman na sobrang halaga talaga sa atin ang views. At dahil nga sobrang lakas ng ulan mga kinday ko, ay eto ang nangyari sa likod bahay namin. First time nga itong nangyari at talaga naman nakakakaba dahil konti na lang ay talagang aabuti ng bahay namin. At buti na lang din talaga mga kainday ko ay hindi na pumasok ang aking mister sa trabaho kaya hindi ako mag-aalala sa aking dalawang junakis na maiiwan dito sa bahay. Dahil syempre kahit umuulan mga kainday ko ay talagang papasok pa rin ang inyong Inday Maria. Medyo malapit lang din naman kasi ang aking pinapasukan dito sa bahay namin. Kaya lang medyo nakakapag-alala nga mga kainday ko kasi kitang-kita nyo naman kung gano'n na talaga kataas ang tubig dito sa likod bahay namin. Buti na lang din talaga mga kainday ko, hindi na nagtuloy-tuloy yung ulan at pabukso-bukso na lang yung kanyang buhos kasi kung hindi talaga namang first time na mangyayari na talagang babahayin din kami mga kainday ko. At ilan nga rin sa mga katrabaho ko mga kainday ko ang hindi na nakapasok sa trabaho dahil nga binahana ang kanilang bahay. Magdamag ba naman kasing umuulan at sobrang lakas pa at hindi talaga humihinto? Ay ba mga kainday ko, kamusta yung mga kalagayan nyo sa lugar nyo dyan? Ang dami ko kasing napapanood sa newsfeed ko at saka sa balita na talagang sobrang daming lugar din ang binaha. Sana po ay ligtas lang kayo at mag-iingat po kayo palagi sa labas mga kainday ko dahil alam nyo naman na pabukso-bukso pa rin ang bagyo. At kahit nga umuulan mga kainday ko ay talaga naman nag-deliver pa rin talaga ang JNT dito sa bahay namin. Kaya tuwang-tuwa nga ang aking Inday Sophia dahil dumating daw ang kanyang aqua flush. O diba? First time kasi ni Inday Sophia magkaroon ng ganitong mga kainday ko kaya talaga namang sobrang tuwang-tuwa ang inyong Inday Pia. Ang sabi ko nga sa kanya, sige ha, ay unboxing muna na talaga namang ang iyong kasiyahan ay tuluyan ng maganap. Ay, talaga naman. Nakisabay na nga rin ang kanyang kaibigan mga kainday ko kaya dalawa yan. Medyo may promo kasi kaya kapag dalawang yung binili talaga namang mapapamura ka. Ay, lang ya. No. Wala ang pagsidla ng saya ni Inday Sophia mga kainday ko dahil talagang matagal niya na pinapangarap ang aqua flush na ito. Kaya baka naman aqua flush, pa isa naman dyan. Ay, taray, may pagana. Kala niyo naman talaga ay mapapanood ito. Masaya lang talaga mga kainday ko, huwag tayong mawala ng pag-asa. Entry lang tayo ng entry. Katulad ng ginagawa ko bago pumasok sa trabaho ay talaga naman nagsasayo pa ang inyong Inday Maria. At naway huwag kayong magsawa sa aking mga step na pangmalakasan. Ay, talaga naman. I-enjoy lang natin palagi mga kainday ko ang paggawa ng content nang sa ganun ay talagang makakapag-entry tayo ng maayos. At eto, nung kinatanghalian nga mga kainday ko ay bumalik na ako sa trabaho. Syempre, alam nyo naman ang inyong Inday Maria dahil bilang isang content creator ay umi-extra na din ako sa pagtatrabaho ngayon. Sayang din kasi mga kainday ko ang pagkakataon nakikitain ko dito at ang swerte ko nga dahil nakapasok ako dito na sobrang lapit lang po talaga sa amin. At eto nga mga kainday ko ang kaganapan sa labas ng trabaho namin. O diba? Sobrang lakas talaga ng ulan pero kami mga kainday ko ay nagtatrabaho pa din sa loob. At nung umuwi na nga ako sa bahay mga kainday ko ay naisipan namin na magluto ng sopas. Kaso talaga namang minalas-malas kami ngayong araw dahil naubusan ba naman kami ng gaas. At ayun nga, sarado na yung magde-deliver. Kaya eto, sa rice cooker na kami nagluto. At hanggang kinabukasan na nga talaga mga kainday ko, ay dito muna kami magluluto pansamantala. At ano ba naman itong napaka-macho kong asawa? May parang-harang pa talaga sa camera. Akala mo naman hindi pa ulit-ulit ang kanyang shorts. Ay, kung magtataka kayo mga kainday ko, bakit yan lagi ang kanyang short? Tuwing uwi kasi siya sa trabaho, ayan at yan lang talaga ang kanyang sinusuot. Isang linggo niya po yan sinusuot, eh talaga namang proud na proud din po siya talagang. Makatwiran niya ay hindi naman daw yun madumi. At eto, syempre bilang isang ina, at kailangan ko talaga silang ipagluto. Dahil namimiss na nga daw nila yung pagluluto ko dito sa bahay. Dahil alam nyo naman, ang naging kusinero namin dito mula nung pumasok ako, ay ang aking dudong JR lang. At ang lahat ng kanyang niluluto ay pinapanood namin niya sa YouTube. O diba? Naging cooker na talaga ang aking asawa. Ay, talaga.
At eto na nga mga kahindi ko, malapit ang maluto ang aking pangmalakasang sopas. Tara na kumain tayo dahil tamang-tama talaga ito sa maulang panahon. Kaya eto ipapakita ko sa inyo ng lalo kayong matakam at lalo kayong ma-inspired na gumawa din ng content katulad ko. Alam nyo naman bilang isang content creator, o diba? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo yan na dapat ay meron tayo laging entry. Wow! Kasi lang talaga mga kahindi ko, huwag kayong mawala ng pag-asa. Hanggat merong isang naniniwala sa inyo ay magpatuloy kayo. Palagi kayong gumawa ng entry nyo araw-araw din pa saan ba't mapapansin at mapapansin din kayo ng mga tao at ng mga kapwa natin content creator. At pagkatapos ko ang kumain, syempre kailangan kong hugasan ng mga plato mga kainday ko. Pero charis lang po. Sa Ate Sophia po talaga naghugas ng plato dahil mga baso lang po talagang aking inugasan. Sa ilang po, maraming maraming salamat po sa panonood at pag-iingat po kayong lahat.